yung naramdaman ko nung panahong nakilala ko siya. Kasi Ari is more of a kuya to me. Kasi nga, Kuya Zone, sino? Narinig kayo na. Yeah, right. De, kuya kasi siya talaga yung mentor ko pagdating sa music. Siya yung ano. So, yun. Ito yung naramdaman ko nung nagkakilala kami. Sabi ko na, in love pa rin ako sa pagwakuhan. Higit sa lahat, sa simula pa lang pinaramdam mo sa akin na higit sa pagmamahal mo sa akin, mas mahal mo si Lord. At yun yung pinaka-importante sa lahat. Until now, ang dami ko pa rin naririnig na mga gano'n na tanong na ba't di nila makita na ang gwapo mo? Hindi. Pero sa lahat ng mga sinasabi nila, isa lang ang palagi kong iniisip. Hindi ka man boyfriend material, pang husband material ka naman. And
I believe na ang true measurement ng pagiging tunay na lalaki ay hindi sa laki ng kaya niyang i-provide para sa pamilya niya. Of course, it's a factor, pero ang importante, it's how he can minister God to his family. How he can lead his family to God and to do good. Wait lang. I don't want to promise anything kasi alam ko, tao lang ako, nagkakamali. I just want to ask God's guidance sa relationship natin as husband and wife. I love you kahit hindi tayo showy. Alam mo yan. Basta mahal kita. And I'm looking forward to more years of happiness and love. There's no one that gets me the way that you do. I just can't explain it. There's something about you that gets my emotions all tangled inside. No matter how I try, I just cannot hide what I feel when you simply walk past my way. When your smile, it shines bright and it makes my day. I sit here all alone thinking about you day and night. Girl, to me it feels so right. I just want you close, 'cause you make me smile. I just cannot get you off my mind. With each kiss you blow me away, and without you I think I'd go crazy. For your love I would do anything, 'cause to me you are my everything. Ooh. So RN and M, sinabi kanina ni Pastor Vidal, ipaparaphrase ko lang, baka iba yung ano eh, hindi yun talagang eksaktong sinabi. Ang isang babae at ang isang lalaki ay pagka nag-decide na magsama sila upang maging mag-asawa, sila daw ay pinag-iisa ng Panginoon. Ibig sabihin, isang lalaki at isang babae, naging isa. No? Now, By experience, ano? RN, huwag mong sasaktan si M. Ganun din naman si M, huwag mong sasaktan si RN. Kapag ka nangyari yun, halimbawa, RN, pag sinaktan siya, the first sakit na mararamdaman ay ikaw ang makakaramdam. Ouch! Diba? Kaya, yun lang ang masasabi ko. And keep on believing in God na ang Diyos ay lagi inyong kasama. He will never leave you nor forsake. Okay, siguro ang aking mensahe lang at pwede kong i-apply sa inyo sinabi ng Bible na two heads are better than one. Although na kayo ay pinag-isa ng Panginoon, pero natin pa rin na kayo pa rin ay merong nag-iisang na isip na dalawa kayo na head. Na hindi ko sabihin ay kayo ay natutulungan, no? Kaya nga dalawa kayo, yung isa ang aalalay kung yung isa ay nanghihina. At kung yung isa lang na mainit, dapat yung isa malamig. Kasi pag parehong mainit, walang aalalay, no? Parehong puputok. So yung purpose ng Lord, na kayo ay sabi nga katuwang, no? Ang ganoon ng katuwang, hindi katulong, ha? Hindi katuwang talaga. Magtutulungan, no? Kaya nga, sabihin, balansyado, balanse. Pag yung isa, mawawala. Yung isa lamang malakas, nag-aanak. Yung isa mainit, yung isa malamig, siya yung nag-aanak. So, magpatuloy lang tayo kung ano yung natutunan natin ng Lord before hanggang ngayon. God bless sa inyo mga pag-asawa. Thank you, Pastor. Ang pag-asawa, hindi kakain ka ng kalin ay basta mapasok ka, iluluwa mo. At dapat magmahalan kayong dalawa, magbigaya. At sa isang mag-asawa, darating ang panahon na mayroong kayong hindi pagkakatawaan. Kung nangyari man yon, kung nag-away man kayo sa gabi, dapat sa umaga, tapos na.
Yun lang. Maraming salamat. First of all, syempre, gusto ko magpasalamat sa lahat ng pumunta na nag-render ng time nila. To celebrate with these two beautiful couple. So, first, for those who doesn't know me, my name is Paolo. And isa po ako sa mga taong nakasubaybay ng love story nilang dalawa. From the very beginning, na sabi ko nga, parang buhay mo na yan eh, ma. But then, isa po siya rin sa mga lalaki na talagang sabi nga ni M, husband material. Dahil sa natin yung sa pagsubaybay kay M na high school days ni M hanggang mag-graduate siya ng college na parang tatay siya rin na naiiyak siya sa sobrang saya. Pasensya na. Ginaba, no? So, ayun niya. Sa araw na ito, nag-i-start sila ng bagong chapter sa kanilang buhay, which is yung pagiging husband and wife. So, all of us are blessed na masaksihan natin kung paano sila naging nag-isang dibdib. So, in behalf of all the people here, I would like to congratulate the two of you. Cheers! Cheers! Please give them a warm applause. Yan. Thank you, John. Masarap ka. Lahat, para sa inaanak ko, parang magkakaedad lang kami. Naniyak. ngayon, mag-asawa na kayo. Wish ko sa inyo, na kaya nyo ng 10 years, mas maraming taon pa kayo magsasama. Ang pag-aasawa eh, hindi ka nang sinusubo at iluluwa pag napasok. So, ano lang yun, yung magkakaroon, talagang kasama sa buhay, mag-asawa yung magkaroon ng problema, magkaaway, pero dapat, tama yung sinabi kanina ng inong nyo, na pagdating ng umaga, na-solve yung problem. So, best wishes na lang sa inyo dalawa. More babies to come. Thank you, Nina. Ganda buhay. hindi man tayo nagkasama ng matagal. Pero yung maisip yung nagsamahan natin ay napaka-agala. So, ang akin lang masasabi sa NM, RM, always seek the kingdom of God. For if there is God in between of you, walang hindi mangyayari na maganda. At sabi nga, always put God in the center. Of course, dapat magkaroon kayo ng puso na magmahal at always maging mapagpapala sa isa't isa. At sabi ko nga, you should have ears to listen, eyes to be with each other's, looking each other's goodness and betterness. And then of course, you should have that a hand willing to help each other and a heart that is willing. For if there is full of love, there is God. And if there is God, there is success in life. Good luck, and I wish you all the best. Thank you. Congratulations to both of you. So, ang akin lang message sa inyo, sabi ko nga kanina, na sabi ko na, ang akin yung sabihin, nagsabi na lahat ng mga linang sa kanina. So, ang sabihin ko na lang sa inyong dalawa, dapat ang tiwala sa isa't isa, huwag niyong iwala yung dapat natuon palagi. Kasi mamaya, magsero si N, meron ganyan si RN. So, dapat ang tiwala 100% sa isa't isa. So, I think, pareho naman tayo sa serve kay God. So, dapat continue lang yun. God bless to both of you. Congratulations and best wishes. Thank you. I met M. Hi, I am. Hello. I met, nagsimula kami ni M. Sa palo-palo ko lang na, Ma'am, bago gusto mong lumabas tayo, yung isa lang naman na aming pinupuntahan. Actually, pag sinabi ko, okay, labas tayo, that includes Lay and Pao. Ang tambayan namin ay prosperity. And kahit mag-asawa na ngayon, you can still invite me. We can talk with each other. We can still go to prosperity, of course. And then I heard that 10 years na kayo. Okay. 10 years,
maniwala yun. Ngayon nagsimula. So, yung love na pinakita ninyo with each other, dagdagin niyo pa. And huwag mawawala ang understanding. Dapat marami kayo nagkakaigin, nag-uusap lahat ng bagay. Wala kayong dapat itatago, ililihim kahit na ano. Okay, pag nagkaanak kayo, so ibang usapan na naman yun. So, since you are now, hindi na kayo dalawa, oo, babae ka na ngayon. Okay. Babae na kayo si Em. Okay. Hindi na kayo isa. Ay, hindi na kayo dalawa. Kayo isa na. So, bago magtapos na ng message, meron kasi ako nakita dito. Sabi nga dito, God has a reason for allowing things to happen. Kaya kayo, nandito ngayon, pinagbuklod. We may never understand His wisdom, but we simply have trust this week. Good luck and God bless. And so, congratulations sa yung dalawa, Evan. I know naman na alam yung tamat mali. Tapat mali. Okay, is what is the right? Kapag tama, ano yung tama sa paningin ni God? Kapag mali, tuwa-tuwa si Satan. Yun, ingat-ingat lang. And then at the same time, kung talagang gusto yung tumagal, hindi magaya dun sa mga umuusong yung mga tumay trending na relationship na may mga expirations, gawin yung foundation si God sa relationship nyo and God will do the rest. Po sa pagbibigay ng chance to give message to my favorite player. Actually, hindi ko po siya estudyante. Player ko po siya sa badminton. And marami po siyang gold at silver na binigay sa amin. Kaya super grateful po kami with M. Ang wish ko sa inyo, wala na kasi parang alam niyo na naman lahat. Sa 10 years na yon, baka kami pa lahat dito ang may hindi mas alam tungkol sa relationship. No, nasa sa inyo na ang lahat. Ikaw na lang kaya mag-wish kami. Okay. I love you both. And sana magkaroon kayo ng beautiful and big family. Soon. Yun lang po, thank you. Okay. RN. Saka na. Okay, first of all, congrats sa inyong dalawa ni RN. Masaya ako para sa kinahinat na ng inyong relasyon. At noong nagpa-practice pa lang tayo sa bahay niya, nakita ko na yung saya, yung excitement sa puso niya na ikakasal na siya. Sabi nga ni Mang Krikay na, sabi niya, hindi na daw siya nagpagsusutulog. Kaya alam ko na true love talaga yan. At true love waits. At yan ang pinatanayan niyo. Kaya hindi lang wish. Pag-pray ako. I pray na talagang si God ang mag-guide sa inyong dalawa sa buong pagsasama niyo bilang mag-asawa. At talagang kahit mag-asawa na kayo, masunod niyo pa rin yung will niya. At huwag niyong ma-miss yung gusto niya mangyari sa buhay niyo. Yun, God bless. Much brighter when I'm with you, and when you kiss my lips, I feel so brand new. Boy, you always know when I'm feeling down, and you know how to turn my frown upside down. All the cute things you do simply tickle my heart, but we'll never be apart. I just want you close, 'cause you make me smile. I just cannot get you off my mind. With each kiss, you blow me. I think I'd go crazy for your love. I would do anything, 'cause to me, you are my everything. Ooh. All my dreams have come true when you walked in my life. It seems so unreal, I'm so glad that you're mine. I'm so glad to be yours, it's too good to be true. But I know this is real. Kami po inyong sinuportahan, Panginoon. Lahat po ng pangangailangan namin, ibigay mo po, Panginoon. Salamat po sa mga taong ginamit po, Panginoon. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Mga business nila, Lord God. Mga pag-aaral nila, Panginoon. I-bless mo sila, Panginoon. Hallelujah. At higit sa lahat, Lord. Salamat, Lord.
sa araw na ito na kami po ay inalaya mo, Panginoon. Wala nang masasabi, Lord, yung ibang tao sa amin, Panginoon. Tuloy-tuloy kami makakapaglingkod sa iyo, Lord God. And sa pagkakataong ito, kami po ay yung uuwi, Panginoon, yung iba, ingatan mo po sila, Panginoon. Lahat po lang dito ngayon, nalalabas sa resort na ito. Ingatan mo po sila, Panginoon, kasi makauwi sila ng kanilang tahanan. And itong resort na ito, patuloy mo, Lord, na i-bless itong Lupin resort na ito, Panginoon. At maging matagumpay, Panginoon, ang management dito, Panginoon. Salamat na marami. Purihin ka, Panginoon. Lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Salamat.